Mapagpalang araw po mga kapamuso, mga kapamilya, mga kaibigan at mga kasama. Ipagpapatuloy po natin yung ating malawak-lawak ng pagbubulay tungkol dun sa tanong na paano ba tayo dapat tumugon sa harap ng lumaganap na epidemics tulad ng COVID-19. At sinasagot po natin yan, alam na nang sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng isang kontrapelong acronym, acrostic COVID, C-O-V-I-D. Nasagot na po natin yung unang apat. Ano po? C, conquer fear. Talunin natin yung takot. O, observe holistically healthy habits. Ugaliin po natin gawin ang mga nakakapagpalusog ng ganap sa ating buhay. Then V, venture into a deeper relationship with God. Magpakalalim po tayo sa relasyon natin sa Diyos. Then I, intensify personal intercession and soul-winning commitment. Palilimin po natin yung personal nating pagtatalaga para dalin sa Panginoon yung mga kasama natin at lumago sa pananampalataya. Then last Sunday, sinimulan po natin yung huli sa COVID, D, which is demonstrate genuine Christian love and support. At dito po nagsimula tayo ng isang sub na paksa. No? Nagkaroon po tayo ng what I call as the physiology of love. Tinitingnan po natin isa-isa yung ilang mahalagang bahagi ng katawan ng tao at inuugnay natin yan kung paano natin gagamitin yan literally and spiritually para maiparamdam natin yung ating pagmamahal. Kasi ang pagmamahal dapat nakikita yan, bodily, na mamanifest yan. At tinignan po natin last Sunday yung unang tatlo. No? Nakita po natin, nagsimula lahat yan sa isip. Pwede natin gamitin ang isip natin para maiparamdam yung pagmamahal natin sa iba sa pamamagitan po ng pag-iisip natin ng positibo tungkol sa kanila, huwag negative, bawal yan. Pag-isikap natin mas makilala pa sila. Then, huling-huli, gagamitin natin yung isip para ituring natin silang mas katangi-tangi kaysa atin, hindi natin sila mamalitin. Tawagan natin sa love physiology number one statement natin, Christian love has a mind that thinks positively, comprehensively, and highly of others. Then nakita natin, pwede rin natin gamitin yung ating pandinig para maiparamdam na nagmamahal tayo. Ito'y kapag handa tayong pakinggan at unawain yung sitwasyon nila. Kapag nagtatapos sila, nagsasalita sila, makikinig tayo. Then handa rin po tayong tayo naman ang tumanggap ng payo nila. Kapag mali tayo, pinapayuhan tayo, hindi tayo magagalit, tatanggapin natin. And lastly, nagagamit natin ng tama yung ating pandinig para maiparamdam ang pagmahal kung at the same time, pinapakinggan natin yung sinasabi ng Lord tungkol sa atin, pinapakinggan natin si Lord sa sinasabi niya tungkol sa iba, lalo na kapag kinakailangan natin magpayo sa kanila. Kaya nga po yung ating ikalawang physiological love statement, sabi natin, Christian love has ears that empathize with others, that value their advice, and that listen to God's direction. Finally, nung last Sunday, tinignan natin, pwede natin gamitin yung mata natin. Opo, yung mata natin para maiparamdam natin na mahal natin yung mga tao sa paligid natin. Ito'y kung ginagamit natin yung mata natin sa paghihikayat sa kanila tungo sa isang mas tapat at mas malalim na relasyon. Kapag ginagamit ng yung mata natin para magbantay sa kanilang sitwasyon, maipanalangin sila ng tama, ng napapanahon. Kung pinapag-aralan natin yung kanilang buhay sa pag-aaral, nakapag-iisip tayo kung paano tayo makakatulong. And finally, nagtapos po tayo last Sunday, sabi natin, gamitin natin yung mata natin ng tama, ituon natin lagi sa Panginoon, at hayaan natin masaksihan yan ng mga kasama natin. No, hindi tayo nagpapatisod, hindi tayo nanlulumo dahil sa mga problema. Ano po? Tayo ay nakatingin lagi sa Panginoon, at kapag nakita ng mga kasama natin sa bahay, barkada natin, tayo ay gumagamit ng paningin natin lagi sa Panginoon, mahahawa po sila. Ano po? Sabi natin, finally, last Sunday, yung ikatlong statement ng love physiology, Christian love has eyes that invite towards honest and intimate communications, that look for others' needs, and that is focused on the Lord Jesus Christ. So, yun. Ituloy po natin yung physiology of love natin. Kasi kinakailangan gamitin ang sangkap ng ating katawan para maging blessing sa iba at kapurihan sa Panginoon. Ano po? Yung ikaapat ay tinatawag nating the arms, yung mga braso. 'Di ba? Yan yung braso, ayan no. Magmula sa shoulder hanggang dun sa wrist, yun yung braso. At meron tayong isang pares ng braso.
Usually, mas nakikita natin yung gamit ng braso, yung mga nagpapa-impress sa muscles nila, di ba? May biceps sila, no? Eh, nakikita niya doon sa ating monitor. Unang lumabas ang paggamit ng braso in terms of love physiology sa magkapatid. Genesis chapter 3 verse 4. Si Esau, o kung kayong Filipino, si Esau, at saka si Jacob. Ang sabi sa English, "But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him." No? Magkapatid sila, mag-aaway silang kontrapelo. Di ba, kambali ang dalawa na yan? Pero nag-reunion sila, niyakap po ni Esau ang kanyang kapatid na nakababata, technically si Jacob. No, ginamit niya yung kanyang braso para yakapin yung kanyang kapatid. In another instance, si Genesis pa rin, yun namang mag-ama, nakita natin, ginamit yung braso nila. As soon as Joseph appeared before his father Israel, si Jacob po yan dati, he threw his arms around his father and wept for a long time. Ginamit niya yung kanyang braso para yakapin yung tatay niyang namiss niya ng pagkatagal-tagal at umiyak pa nga siya habang yakap-yakap niya yung tatay niya. Sa New Testament, makikita natin sa ikalawang pagkakataon na ginamit itong pagyakap na to sa pamamagitan naman po ni St. Paul. Naalala niyo, nangangaral si St. Paul. So, sorbang spirited siya, nag-overnight na sila. Aba, marathon yung preaching. Si Eutychus, nakaupo din sa bintana ng second floor, naantok, natulog, nakatulog, bumagsak, nabago ang ulo, patay. Naalala niyo po yan? Binaba siya ni Paul. Pagkatapos siyang babain ni Paul, ang sabi ng verse 10, chapter 20 ng Acts, "Paul went down, threw himself on the young man and put his arms around him." Niyakap niya itong si Eutychus. Noong mga panahon niya, akala patay na talaga. Pero naging malaang ang Panginoon. Nung niyakap niya, kumilos ang Panginoon, sabi niya, "Don't be alarmed," sabi ni Paul, "he is alive." So niyakap niya, hindi sila magkapatid, hindi sila mag-ama, magkapananampalataya sila. Isang matandang lalaki at isang batang si Eutychus. So makikita po natin from these three examples, yung statement natin, love physiology number four, statement number four. Christian love has arms that embrace others, accepting them for who they are before God. So paano natin gagamitin yan? Nangyayakap po tayo. At yung pagyakap na yon ay katuturan nun, pagtanggap. No? Unang-unang elemento nito, dapat natin gawin bilang application, tanggapin natin ang pagkatao ng ating mga kasama. Lalo na ang mga kapamilya at kapananampalataya. Tatanggapin po natin sila. At walang pinakamagandang larawan yan, yung yakap. Kasi alam nyo, ito ang most intimate gesture na pwedeng gawin ng tao sa kanyang kapwa na non-romantic. Kasi pag, di ba, pag yumayakap ka, tumatama yung torso mo sa torso ng kayakap mo Napaka-intimate niyan. Di ba, dumidikit yung dibdib, yung chan, yung abs, kung meron kayong abs, dumidikit yan, didikit. Napaka-perfecto na larawan ng pagtanggap. Kaya sabi ng Bible, tanggapin natin yung pagkatao ng mga kasama natin. Pansinin natin yung talata sa Romans chapter 15, verse 7. Kung paanong kayo yung malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Nakita po yung emphasis natin doon. Tanggapin ninyo ang isa't isa. Utos po ito, ha? By this time, alam na natin, ang utos binibigay para sundin pag hindi mo sinunod. Sabi ni James, pag hindi mo sinunod ang tama, kasalanan yun sa'yo. Dapat nating sundin. Tanggapin po natin ang isa't isa. Pag hindi po natin tinanggap ang isa't isa, lalo yung kapananampalataya natin, yung kapamilya natin, ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan na 100% gusto mo sa Kanya. Diba? Let's face it, may mga bagay na ayaw mo kahit sa pinakamalapit mong kaibigan. Pwedeng yung style niya, yung fashion sense niya, yung pananalita niya, yung expression niya, yung priorities niya. Pwedeng hindi mo gusto yung ilang mga mannerisms niya, no? Pwedeng hindi mo gusto yung amoy niya. Pwede tayong hindi magustuhan sa ilang mga bahagi ng pagkatao ng kasama natin, pero yung sum total, yung kabuuan ng pagkatao niya, tatanggapin pa rin natin. Tatanggapin pa rin po natin. Hindi po tayo mamimili. No, kasi minsan masyado tayong namimili. May karapatan po tayong mamili dun sa pinaka-close natin. Pero wala tayong karapatang tumanggi sa mga taong idinidikit ng Diyos sa atin kahit hindi natin preferred o hindi natin gusto yung ilang mga bagay sa kanila. Pansinin ninyo yung isa pang bahagi ng sulat ni Paul.
Sabi niya sa chapter 14 verse 1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Ito isang perfect example ng acceptance kahit hindi mo ka-level, kumbaga. Bagong-bago yan, sabi ni Paul, marami yung kamalian pa, hindi pa napapalitan ang mga maling doktrina niyan, meron pa yung kagawi ang maling mali, hindi maganda, magaspang pa yan. Pero ang sabi, eh, bata pa lang yan, mahihina pa yan, so kinakailangan, tanggapin mo, hindi mo kinakailangan detalyaduhin, dadaanin mo sa tiyaga, tuturuan mo yan, pero habang hindi siya nagbabago sa dapat na pagkabagong maranasan niya bilang lumalagong mananampalataya ng Diyos, kinakailangan tanggapin mo na siya. So maliwanag po yan, ha? O bakit natin dapat tanggapin kahit mahina? So kahit hindi mo kauri yan, hindi mo ka-feel yan, kapatid mo sa pananampalatayan, kapatid mo sa duguyan, tanggapin mo, kapamuso, tanggapin mo. Bakit? Eh, napakasimple lang naman ang sabi ni Paul. Balikan natin yung talata, ang pinagbabatayan natin ng pagbubuli na to. Again, chapter 15 verse 7. No? Tanggapin natin sila dahil tinanggap din po tayo ng Panginoong Jesus. Yun yun eh. Wala kang karapatang tanggihan ang idinidikit ng Diyos sa buhay mo kasi ikaw mismo ay tinanggap ng Diyos. Ang sabi mo din ng talata, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Ang linaw po nun, mga kasama, mga kapamuso. Tinanggap po tayo. Nung tinanggap pa tayo ng Panginoon, mabuti ba tayo? Matino ba tayo? Magaling ba tayo? Matalino ba tayo? Marangal ba tayo? Hindi naman ah. Di ba? Tinanggap tayo ni Jesus Christ habang tayo makasalanan pa, mga kapamuso. At ang sabi pa ng talata ay, malugod niya tayong tinanggap. Bakit malugod? Eh, puno-puno tayo ng kasalanan, mga kahinaan. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Nung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at inamin natin si Jesus lang at karapat dapat ating maging Panginoon at tagapagligtas, nagsisi tayo, lumapit tayo sa Kanya, ang tinignan ng Panginoon, hindi yung nakalipas natin. Ang tinignan ng Panginoon, yung pasya natin na lumapit sa Kanya. And that is beautiful as far as God is concerned dahil tumitingin ang Diyos sa puso. At pagkatapos, bakit siya malugod? Nagsisisi tayo eh. Pangalawa, bakit siya malugod? Kasi nakikita niya yung potential natin. Ang tinitingnan niya, itong niyayakap kong ito, humingi ng tawad na naging alagad ko na, sinasabi ng Panginoon, ito, babaguhin ko to, magiging malaki ang magagawa nito para sa karangalan ko at sa kanyang kakumpletuhan sa buhay. No? Kaya masaya siya. Now we look at the potential. Alam mo, mga kasama, dapat po nating tanggapin. Kasi mapanganib po kapag hindi natin tinatanggap ang mga buhay na idinigit ng Diyos sa atin. Delikado po yan. Alam nyo, meron akong ipapakilala sa inyo. Pangalan niya si Alex. Tingnan nyo sa inyong monitor. Pogi niya, di ba? Nung kinuna ng litratong ito, si Alex ay 26 years old. Siya po ay law student. Wow. Sa isa sa mga premyadong law school sa buong Pilipinas, Ateneo de Manila University. Academic scholar po siya. At pangalawang anak po siya, bunso, na anak sa dalawang magkakapatid ng isang sikat na politician. Mamaya, pakikilala natin kung sino at isang magaling na civic lawyer. Mayaman po sila siyempre. At opo, multi-talented po ang lalaking ito. Atleta po siya, campus athlete. Tingnan niyo naman sa kanya, meron pa nga siyang trophy yan. No? At siya po isang philanthropist. Kahit na bata-bata pa lang siya, involved mo po siya sa mga social civic action groups. Katunayan, ito, kasama siya sa mga nagtatayo ng mga bahay para sa mga mahihirap doon sa Habitat Foundation. Kasama siya sa nagkakarpi-karpintero. Abay, kung titingnan niyo ang mamamang ito, si Alex, perfect na yan. Papabol na nga eh, di ba? Crushable, oh. Pero alam nyo, noong November 20, 2003, pag-uwi niya sa bahay, si Alex nagkulong ng kanyang room. Pagkatapos, napakinggan na lang ng mga katulong, ng kapamilya niya ron. Pinaputokan niya po sa ulo yung sarili niya. Si Alex po, with all his manly glories, nag-commit po siya ng suicide. Naging national news po yan. Kasi ang mga magulang niya, si Senator Miriam Defensor Santiago. Pagkatapos ng masusing investigasyon, luminaw. Nag-commit ng suicide ang binata. Wow! Bakit ka mag-commit ng suicide dahil sa ganyan? Oh, maraming sapantahan na sa investigasyon ng PNP. Ang dami nang lumabas ng mga posibleng dahilan. Pero ang dalawang pangunahing dahilan ay yung kanyang takot na ma-reject. Kasi po kahit scholar siya,
Sabi ng mga classmates sa Ateneo, gusto niyang lumipat sa UP Law School. Kaso bumagsak siya sa isang subject doon, constitutional law. Hindi niya yun naipasa. Dahil dito, hindi siya pwedeng maging estudyante ng UP Law School. At dahil dito, yung kanyang mga classmates, sinimulan siyang i-bully. Naisip niya, matatanggap pa ba siya ng kanyang mga magulang? Yung isang matinding takot na siya ay i-reject ng mga magulang niya at ng kanyang mga kaibigan, yun ang nagdikta sa kanya upang patayin niya ang kanyang sarili. Mga kasama, the most bitter and most destructive experience anyone can ever have in this ever overpopulated and demanding world, alam niyo, is the feeling of rejection. Huwag nating payagan na ang espiritu ng pagtanggi ay mamayani sa ating samahan, sa pamilya, sa mga kabarkada, sa church. Huwag nating payagan na mayroon tayong mga kasama doon na pinapatay na ang sarili nila dahil ang feeling nila, tama o mali, sila'y hindi tinatanggap. Yung tinatawag nilang out of place. Mag-aang-gaang pa yun eh. Pero ang feeling nila, rejected sila ng pangkat. Naku, mga magulang, mga kapatid, mga kapamuso, tiyakin natin na mga kasama natin, nararamdam na nila every now and then yung pakiramdam na sila'y tinatanggap pa rin. Alam nyo, hayaan nyo magpasilip ako ng konti sa ilang yugto, isang yugto ng buhay ko. Maaga po ako yung in-expose ng Lord sa extracurricular activity na ako'y nasa elementary pa lang. Ano po, nung grade 6 ako, nasa Manila kami, piniyagan ng Diyos at gumawa ng paraan ng Panginoon para ang inyong pong lingkod ay manalo sa oration. English po, oratorical contest. School-wide, pagkatapos district-wide, pagkatapos the whole of Manila, division-wide. Ang saya-saya ko po noon. At excited ako, excited ng advisor, excited yung mga katropa ko sa school, grade 6, napadala po kami sa National Capital Region. Handang-handa po ako noon. Pero alam nyo, isang araw bago dumating yung finals sa National Capital Region or Rhetorical Contest, nagkaroon po ako ng beke sa kanan, leeg. Hindi pa natatapos yung araw na yon, beke sa kaliwang leeg. Nasubukan nyo na po bang magka-beke? Ang sakit. Hindi ka makapagsalita. Nanunuyo yung ngalangala mo. Hindi ka makakilos. Ang hapdi. Parang may ugat na napuputol kada maling galaw ng leeg mo. Doon ako nagtampo noon. Nagtampo ako sa Diyos noon. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Dalawa pang beke. Sabi ng advisor ko, eh, andyan yan, lumabang ka na. Pero alam po ninyo, bumababa pa lang ako ng stage noon. Alam kong talong-talo na ako. Mali ang bigkas, mali ang focus, mali ang eye contact, mali lahat. Purihin na lang po ang Diyos kasi natapos ko yung pyesa. Pero alam nyo, nung papauwi na kami, yung mga teachers na kasama ko nung una, nako. Alam kong hindi nila ako sinisisi, pero yung mga salita nila talagang nakakalungkot lalo. Pagdating ko din sa school, yung mga kabarkada ko, oh, panalo ka? Talo. Alam niyo po yung alaskahan. Nandoon ako sa sulok ng room namin. Hindi ako makapag-concentrate. Ibilang mo na yung hapdi ng dalawang leeg. Sabi ng advisor ko, sige Joe, umuwi ka na maaga. Wala na naman. Exempted ka na sa rest ng class. Alam niyo yung eskwela namin, nilalakad lang yan. Mga 1.5 kilometer. Lalakad ako, umiyak ako. Pagdating ko din sa nanay ko, nagkukwento ako sa nanay ko, Maria po ang pangalan niya, Mayang, sa mga ka-close. Hindi pa nangangalahati yung kwento ko ng sama ng loob. Alam niyo yung ginawa ng nanay ko? Niyakap niya ako. Sabi ng nanay ko, buridik, bunso. Ayos lang yan. Ang dami niyang sinabi yung mga silitano na hindi ko na masyadong maintindihan. Pero nung yakap-yakap niya ako na nagsasalita siya, alam ko nakaabot yung mensahe niya sa akin, damang-dama ko. Alam nyo, maraming taong malungkot ngayon because ang dala-dala nila sa puso nila, they are being rejected by people they love. Mga kapamuso, mga kapamilya, mga kaibigan, mga kasama, hayaan natin ang ating mga bahay, mga barkada, mga kaibigan, mga kasama sa opisina, sa kung saan-saang lugar, maramdaman nila
na sila ay tinatanggap natin. At hindi lang dahil sa nagpapaligaya yun, nagpapatibay yun sa taong niyayakap natin. May mas mahalaga pang dahilan kung bakit natin dapat tanggapin ang isa't isa. Sabi, tanggapin sila para mapapurihan ng ating Diyos. Tapusin po natin yung pagbubulay sa Romans 15. Sabi, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ito yung maganda kapag nagtatanggapan tayo. Kapag nagtatanggapan tayo sa isa't isa, nagiging maganda ang samahan natin. At dahil sa nagiging maganda ang samahan natin, pumapailan lang yung diwa ng pagtanggap, nablibis ang maraming tao, napaparangalan ng Diyos. At kapag napaparangalan ng Diyos, lalo siyang kikilis sa ating ugnayan, sa ating samahan, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating barkada. Maganda po ah, tanggapin natin ang isa't isa. Paramdam natin talaga na tanggap natin sila. So enough with the arms factor. Pasok tayo sa huli. Sa physiology ng love, huling-huli sa oras na to, yung ating mga tuhod. The knees. Kung titingnan po natin kung paano ginamit ang tuhod sa Bible, makikita natin ang ilang mga observation that will lead us to very practical applications. Unang-una, makikita natin sa Bible, lumuluhod po yung mga tao bilang postura ng kanilang masidhing panalangin sa Diyos. Nagpatotoo dito si Ezra. Sabi ni Ezra, nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, lumuhod ako, so patutuan niya yun, at nanalangin nakataas ang mga kamay ko kay Yahweh na aking Diyos. So lumuhod po siya. Well, alam po natin, walang tinitiyak na isang postura lamang ang panalangin. Go over our Bible and we will see, walang issue ang postura. Pwede kang manalangin nakatayo, nakahiga, nakatagilid. Pwede kang manalangin na nakaupo for all you know. Pwede kang manalangin nakatuwad, nakalambitin sa puno. No, walang pinag-uusapan na kapag mananalangin ka, kinakailangan may isa lang postura. Pero let's face it, people. Lalo yung mga millennials. Sa dinami-dami ng postura sa Bible ng pananalangin ay ang pinakamahirap, lumuhod. Ang hirap yata lumuhod, oh. Kasi pag lumuluhod ka, di ba, ang sakit, nagkakaroon ng matinding friction yung tuhod mo doon sa sahig. Yung kalahati ng bigat mo, daladala ng tuhod mo. Lalo na sa aming may mga edad na, hindi lang mahirap yan. Mas mahirap yung pagtayo, di ba? Ang hirap yata. Kaya hindi po maitatanggi na ang postura ng pagluhod bilang pananalangin ang isa sa pinakamatindi, kung hindi man pinakamatinding postura ng pananalangin. So, bigyan natin ito ng application. No? Ang application natin, para maiparamdam natin yung ating pagmamahal sa ating mga kasama sa pamamagitan ng ating symbolical na tuhod, ito po yun. Pasidhin pa ang pananalangin para at kasama ang mga kapamilya at mahal sa buhay. O diba, about 2 Sundays ago, sabi natin kinakailangan samantalahin natin ng enhanced community quarantine para manalangin. Nakita natin yan, pinapanalangin natin ng maraming tao. Pero ngayon, chinachallenge tayo sa mas maraming pang klase ng basta-basta panalangin. No, kinakailangan natin yung mas masidhipang panalangin. Go deeper in prayer, in intercession. Ito yung pong hinahamon sa atin. Pansinin natin, hindi ka talaga madali na nakaluhod. At ito'y pinauunawa sa atin. Sabi ni Daniel, babalikan natin yan sa ending natin mamaya actually, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan. Pansinin nyo, yung huling pangungusap sa verse na to. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Naging ugali po ni Daniel na lumuluhod kapag nagpre-pray 3 times a day. Mga kasama, nagpapasalamat tayo dahil ang quarantine period ay naging dahilan kaya tayo sama-samang nananalangin. Alam nyo, as of latest count, hindi ko nagkakamali, mahigit 50 sa mga kapamuso natin ang regularly nagfa-fasting simula nung itong panahon na ito ng quarantine. Araw-araw, meron tayong fasting chain, pinapangatawan na nila yan. Over 50 plus na mga kapamuso na i-involve dyan, one day after another. Papasalamat tayo sa mga kasama natin na sumasama sa ating pre-lunch intercession. Bago sila kumain, tamasahin yung biyaya ng kanilang kakainin, pinapanalangin ng iba. Diba? Meron tayong 8 p.m. intercession. Bago matulog, pinapanalangin natin na napakaraming mga bagay at mga tao sa ating lipunan sa panahong ito. Maganda po yan. Pero kinakailangan kung may ilalalim pa bilang tanggap sa hamong ito ng pagluhod sa panalangin, gawin po natin mga kasama. Tandaan nyo, kahit sa Bible, merong isang pambihirang example dyan. Naalala nyo,
kinumission ng Lord, dalawa-dalawa yung mga apostol niya, nagpunta sila sa bahay-bahay sa Israel at nagpalaya sila ng mga masasamang espiritu at nagpagaling ng may sakit. Naalala niya yon? Tuwan-tuwa sila pagbalik nila kasi sabi nila, Panginoon, sumusunod po kahit masamang espiritu sa amin. Bang, galing nung kapangyarihan naranasan ng mga apostol. Pero there was one time after this, merong isang tao doon na inaalihan ng masamang espiritu, pinagtulong-tulungan nila. Naalala niyo? Hindi nila mapaalis. So, tiliru sila, takot. Nagugulumihanan, lapit sila sa Panginoon. Nang sabi sa Panginoon, bakit po ganun? Hindi po namin napaalis. E nung isa, dalawa-dalawa lang kami, umaalis sila eh. Kahit gano'ng karami, pero ito, sama-sama na kaming labing dalawa, Panginoon, hindi pa rin namin napaalis. Yung prinsipyo ng mga kasama, pinapakita ang puwang ng pananalangin na kaluhod. Sabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, sa kanyang mga apostol, ang ganitong uri ay hindi mapapalabas maliban sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mga kasama, ang Panginoon na nagsabi, mayroong masamang espiritu, mayroong klase ng masamang espiritu na mawawala lang kapag ang panalangin mo, nilakipan mo ng ayuno. There is praying with our knees down. Mga kasama, napupuna mo, ang tagal bago tumanggap sa Panginoon ng kapamilya mo, ng kaibigan mo, ng best friend mo, ang tagal bago dumating ang hinihiling mong pagpapala, eh, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Maybe the Lord is knocking at your heart and saying, subukan mo naman ang nakaluhod ng panalangin. Samantalahin natin ang panahon na ito na maluwag-luwag pa tayo. Hindi lang sa literal na pagluhod. Pwede natin gawin yan. Sa atin, nagagawa lang natin yan pag may overnight tayo sa mga leaders eh. Di ba? Pwede natin gawin yan, lumuhod tayo in the comfort of our rooms, in the privacy of our homes. Pero more than the actual kneeling down, kinakailangan talaga mas magdisiplina. Magdisiplina tayo sa sarili natin. Laanan natin. Pero try fasting, mga kasama. Siguro kung hindi nyo pa nagagawa mag-fasting, ipag-fast nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Pag-fast nyo ang Pilipinas, ang mga frontliners. Ipag-fast natin sa ganong paraan, tayo ay naggagamit ng tama ng ating mga tuhod. No. Meron tayong observation number 2, mga kapamuso. Yung instances na lumuhod yung mga tao, lumuhod din po sila, yes, sa harap ng kapwa nila tao. Now, this is not idolatry. Okay? Mag-okay yung kilabutan dyan. Tingnan nyo, lumuhod po ang ilang mga tao sa Bible bilang kapahayagan ng matinding paggalang at pagpapasakop nila sa kanilang kapwa. Maraming example po yan, pero tingnan lang natin halimbawa dahil kulang tayo ng time. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. So, hindi niya sinamba yung hari, pero lumuhod siya at humiling siya ng mahalagang bagay. Kita natin, dun sa lumang tipan, yung kapitan lumapit doon kay Elijah. At sabi nga naman, ay katlong kapitan ng 50 ay umahon at dumating at lumuhod sa harapan ni Elias at nakiusap sa kanya. Alam niyo po, maraming pagkakataon na ang tao, lumuluhod sa kapwa niya tao, hindi para sumamba, kundi magpahayag ng isang matinding pagpapasakop. So ano po ang application po nito, mga kasama? Iparamdam natin ang pagmamahal natin sa ating mga kasama sa pamamagitan ng tamang gamit ng ating tuhod, spiritually speaking, at ang ibig kong sabihin yan, patitindiin po natin yung paggalang at pagpapasakop sa kanila. Kapag ikaw lumuluhod, humihiling ka, sumusuko ka, sumusurrender ka. No, kapag ikaw ay lumuluhod sa kapwa mo tao, humihingi ka ng pabor. Isang matinding palatandaan ng paggalang at pagpapasakop ang pagluhod. At alam niyo, pinapaalalahanan tayo sa panahong makasarili, sang katutak, ang self is natin, literal, symbolical. Ano po, kinakailangan ibalik natin yung paggalang, pagpapasakop sa mga kasama natin. At alam niyo, bilisan natin, madalian ito. Yung anak, inutusan ng Diyos maliwanag, magpasakop sa mga magulang. Alam po, maliwanag na maliwanag yan. Sabi, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos ng may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at habang buhay mo dito sa lupa. Mga kapamusong anak dyan, hello, tingnan nyo yung mga magulang nyo, kasama nyo ngayon. Dapat magpakita tayong iba yung paggalang at pagsunod sa mga magulang natin. O yung mga asawang babae, sinasabi din ng Bible, magpasakop sa mga asawang lalaki. Ang sabi, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Hindi to usapin ng mas malaki kita ng babae. Mas matalino ang babae. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung sistema ng leadership. Gusto ng Panginoon, ang leadership, koko, tratrangkohin, I'm sorry, tratrangkohin yan
ng asawang lalaki. Dapat ganyan ang nangyayari sa atin. Ano po? Ang mga employees, maliwanag din inuutusan ng Bible na magpasakop sa kanilang mga employers. Nang sabi sa Ephesians 6, mga alipin, yun yung po yung katumbas ng mga empleyado ngayon. Sundin ninyo ang inyong mga amo rito sa lupa nang may katapatan, paggalang, pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran nyo. Gawin ninyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang sabi pa, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran ninyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa sa inyo sa ginawa ng mabuti, maging alipin man siya o hindi. So, maliwanag. Nagpasakop ang mga employee sa employer nila. At hindi lang po, maliwanag ang utos ng pagpapasakop sa mga mamamayan. Pasakop sa kanilang pamahalaan. O, reviewin natin. Ang sabi, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanila. O ngayon, ang ating Pangulo, napipikon na sa atin dahil ang titigas ng ulo natin, di ba? Kung tayo sumusunod sa maliliwanag na batas, halimbawa dito sa Enhanced Community Quarantine, mas mabibilis ang solusyon ng COVID-19. Titigas ng ulo kasi natin, di ba? So, dapat tayong maging mapagpasakop sa ating pamahalaan. At yung mga born-again Christians dyan, mga kapamuso, no? Mga kapananampalataya, maliwanag din ang utos sa ating mga Kristiyano. Pasakop tayo sa ating mga church leaders. Ang sabi po sa Hebrews, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Linaw na po. Sabi, kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit, kung hindi, malulungkot sila. At hindi ito makakatulong sa inyo. So, everywhere we go in the book of the Bible, no? Makikita natin, submission is being imposed. At para sabihin nyo, di, sa isa't isa naman, papano? Oy, tapusin natin itong pasakop thing na to. Yung paalala, tayong lahat po ay inutusan ng Bible na pasakop sa isa't isa. Hindi pinag-uusapan ng posisyon, hindi pinag-uusapan ng kita, hindi pinag-uusapan ng tanda, bata, ang kasarian. Ang sabi po, maliwanag na maliwanag, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga kasama, pasakop tayo sa isa't isa. Kung may mga napagkasunduan ng pamilya, sundin yan. No, kung may mga napagkasunduan ang tama, ang pangkat, sundin yan. Yung basic na pamamaalam, yung mga anak, o kung saan-saan umaalis, hindi nagpapaalam, kabastusan yan. Ay, hindi magandang bagay yan. Hindi kayo lumuluhod sa harapan ng mga taong dapat niluluhurin nyo. Pero siyempre, alam natin, mayroong limitasyon yan. Ano? Basta't pag ang sinasabi nila, mali, meron tayong karapatang tumanggi. Paalala lang, pangbalanse. Eh. Sabi ng Acts 5:29, sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. So, yun po ang limitasyon. Pero kung hindi naman, sunod lang na sunod, pasakop lang. Alam nyo, finally, pag tiningnan po natin kung paano ginamit ng mga tao sa panahon ng Bible ang kanilang tuhod, makikita natin ito po yung pinakamahalagang aplikasyon. Palalimin pa ang dedikasyon at pagsamba natin sa Diyos. Utos po ng salmista. Hali kayo. Lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Ang linaw ng utos. At ang bahagi, paminsan-minsan, maganda yung magpakita tayo ng mas maningas na manifestasyon ng pagsamba at dedikasyon. At yun, lumuluhod po tayo. Ano po? Naalala nyo, nung nabuhay mula sa mga patay si Jesus Christ, ang liwanag ng description doon. Sabi yung ganun, kaya naman itinaas siya ang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Upang sa lahat ng nasa langit at nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pagsamba kay Jesus. Dapat pong ginagamit natin ng tamang ang ating mga tuhod. Lumuhod po tayo pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Now, to sum it up, ano po yung love is origin statement natin? Number 5, bago tayo tuloy ang magtapos. Christian love has knees that respect others' rights and dignity, and worships God even before others at the worst of times. Ang tunay pong nagmamahal, alam niyo po, meron siyang mga tuhod na rumirespeto sa karapatan at dignidad ng kanyang kapwa. At meron siyang tuhod na sumasamba sa Diyos kahit napakasama ng sitwasyon at kahit nakikita pa ng iba. Tinamaan natin kanina yung isang yugto
ng buhay ni Daniel. Balikan natin ngayon, dito po tayo magtatapos. Naalala nyo, napakagaling ng anointing ng banal na Espiritu kay Daniel. Di ba? Siya ay hindi taga Babylonia, hindi siya taga Persia. Siya po ay bayan ng mga alipin. Ng Israel, ay inampun siya. Ano po? Dinala po siya sa Babylonia. At doon, nagpakita siyang gilas. Napakagaling niya. At nakilala siya, hinirang po siya bilang isa sa tatlong pangunahing administrator ni Haring Darius ng panahon na yon. This is about 540 BC, bago magkatawang tao ang Panginoon, 540 years, no? Na nangyayari ito, yung kwentong ito, si Daniel napili, isa sa tatlo. Ano po, siyempre nagkakasilon-silusan niya dahil mula doon sa tatlong pinaka-top leader, si Darius, mas napupusuan niya si Daniel kahit hindi niya kalahi. Dahil talagang magaling ang maglingkod, multi-talented, ano po, mayroong integrity. Kaya maganda ang plano niya, pero napuna yun ang dalawa pa na top leaders, siniraan siya. At alam niyo yung ginawa nilang paraan, inipit po nila. No? Inipit nila si Daniel. Sinuhulan nila si Haring Darius na gumawa ng isang batas na magpaparusa sa sino man na mananalangin sa iba, tao o Diyos, maliban kay Darius. Pumayag naman ang Darius, hindi niya alam plano pala yun, laban sa kanyang paboritong administrator. Eh, paiksiin natin yung kwento. Yung binasa natin kanina, pagkatapos malaman ni Daniel yung utos, paparusahan, papatayin ang sino mang mananalangin sa iba, maliban sa hari niya, sa loob ng 30 araw, nanatili pa niyang ginagawa rin. Lumuhod pa rin siya, nabukas ang bintana, 3 beses ang araw, lumuhod siya para sumamba sa Panginoon. At yun ang sinamantala ng mga naiingit sa kanyang leaders ng Babylonia. Nakasuhan siya. Huli na, bago nalaman ni Haring Darius na naisahan siya, sapagkat ang unang-unang biktima rito, si Daniel. Walang magawa. Dahil si Daniel, nanindigan sa kanyang pagsamba. Hindi siya nagbago ng kanyang pananaw, ng kanyang paninindigan, ng kanyang deklarasyon. Nananatili siya, kung papatayin ako dahil sa pagsamba ko sa aking Diyos, edi patayin ako. Yun ang pananaw po ni Daniel. Kaya malungkot man si Haring Darius, ano ang ginawa? Alam na natin ang kwentong ito, sikat na sikat. Ihinulog po siya sa dungeon, sa kulungan ng mga gutom na mga leyon. Bagabagang haring umuwi ng gabing yon. Bagabaga, excited siya malaman ano nangyari kinabukasan. Pagdating doon sa lungga, mayroong tinanong ang haring si Darius. Sabi pong ganon, kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lang ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, Mahal na hari! Isahin natin yung sagot. Maganda makita niya mismo yung sagot niya. Hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang bibig ng mga leon. Ginawa niyo ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Nang marinig iyon ng hari, nagalak siya at nagutos na kunin si Daniel sa kulungan. Na makuha na si Daniel, wala silang makitang kahit galos man lang sa kanyang katawan dahil nagtiwala sa Diyos, Daniel. Mga kasama, Daniel was a man of broken knees, a man of laid down knees. Daniel was a man committed to worship even at the cost of his life. Mga kasama, lumuhod siya sa Diyos. At ang sino mang lumuluhod sa Diyos, pinapatatag ng tao. Hindi, pinapatatag ng Diyos. Mayroon po tayong kasabihan dito, the one who keeps kneeling in worship of God will be able to stand before anyone and anything and withstand all sorts of tests and trials in life. Mga kasama, sa panahon na ito na taghirap, ang daming umaangal, ang daming natatakot, ang daming nagagalit, ang daming negatibong damdamin na pinapasa sa isa't isa, napakahalaga na magpasa tayo ng isang magandang ugali at pagtatalaga. Ang pagtatalaga ng pagsamba. Ang pagtatalaga ng luhod. Lumuluhod tayo sa Diyos lagi, kahit ano ang sitwasyon.
Alam nyo, kung tutuloy natin yung kwento ni Daniel, nag-utos ang hari, sabi ng 24 ng verse, nag-utos ang hari na ang lahat na nagparatang kay Daniel ay hulihin at ihulog sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang asawa at anak. Hindi pa man sila nakakarating sa ilalim ng kulungan, agad silang sinakmal ng mga leon at nilapa. Oh, na-vindicate po, naparangalan po si Daniel dahil siya ay isang lalaki ng Diyos na laging nakaluhod para sumamba. Mga kasama, ngayon, sa mga panahong ito, naghahanap ang Diyos ng mga individual, bata o matanda, lalaki o babae, ng mga tagasunod niya na priority ang sumamba. Mga kasama, sa panahon na to, sana makita ka lagi ng Panginoon lumuluhod sa kanyang presensya. Sana sa mga panahon na to, nakikita ka lagi ng Panginoon umiiyak sa kanya sa iyak ng pasasalamat. Sabi ng isang post sa Facebook, malaki ba problema mo? Huwag mong iiyak, tuhurin mo. Mga kasama, nangangailangan ang Panginoon ngayon ng individual na Kristiyanong luluhod sa Panginoon. Kahit tinatawanan sila ng iba, kahit inaaway sila ng iba, mananatiling nakafix ang kanilang pasya, uunahin ko ang pagsamba sa Diyos, anuman ang sitwasyon ko. At alam niyo, kapag ginawa niyo yun, mula sa inyong kinilalagyang tahanan, pamayanan, pararangalan kayo. Pararangalan ng Diyos ang kanyang sariling pangalan dahil sa inyo. At pagpapalain niya ang pangkat na kinabibilangan niyo. Tumayo po tayong lahat kung saan man tayo naroon. Namnamin natin yung lyrics ng awit na nasa monitor natin. At iluhod natin ang ating mga spiritual na tuhod sa deklarasyon ng ating pagsamba sa Kanya. At pagtatalaga, nauunahin natin ang pagsamba bago ano pa man. Glorious, be bright.
Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat gumawa ka ng paraan para personal ka naming makilala. Nagpapasalamat kami sapagkat pagkatapos nito, hinantad mo kami sa liwanag ng iyong salita kung saan nakita at nakikita namin kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kaperpekto, kung gaano ka mapagmahal, kung gaano ka katalino, kung gaano ka mahabagin. Ganap na ganap ang mga katangian mo, karapat dapat ang sambahin at paglingkuran. Kaya Panginoon, sa harap ng iba-iba naming mga suliranin, personal, pampamilya, panglipunan, lalo na sa krisis na kinakaharap namin ngayon, tulungan mong hindi kami maalis sa aming pangunang pansin, ang maging katulad ni Daniel. Maging ugali nawa namin, Panginoon, bawat araw. Mas maganda pa nga, kung maraming ulit sa bawat araw, magpamalas kami ng pagluhod sa iyong presensya. Magpahayag kami ng pagmamahal sa iyo, ng pagkilala sa iyo, ng pagsisilbi sa iyo, sapagat alam namin hindi mawawala ng kabuluhan ang pagsamba namin. Dahil ikaw na sinasamba namin ang Diyos, nakikilos at magpapala sa mga taong kumikilala sa iyo at magliligtas sa lahat ng klase ng pagliligtas. Maraming maraming salamat po sa karanasan ni Daniel. Maraming maraming salamat po sa iyo mismo na kinilala ni Daniel, na kinikilala rin namin ngayon. Payapain mo ang bawat isa sa amin sa naman kami naroon habang kami sumasamba. At sa kalagitnaan ng paghihirap, sasamba pa rin kami upang pagkatapos ng lahat ng ito, makita namin kung gaano ka kadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong si Jesus, at ang presensya kapuspusan ng Banal na Espiritu ay patuloy nating taglayin upang patuloy nating maipakita sa ating mga kasama sa paligid na tayo ay patuloy na tumatanggap at patuloy na sumasamba. Tayong lahat ay magwika ng Amen.